Don't judge the book by its cover. Ang kasabihang lagi nating binabanggit para ipaalala na huwag tayo basta-basta manghusga ng isang tao. Pero sa videong ito ay we will break some rules. Magja-judge tayo ng kaunti. Ijo-judge muna natin siya base sa kanyang itsura at ibabahagi ko ang madilim na kwento sa likod nito. At yan ay siyempre dito mo lang malalaman sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. Simulan na natin. Just like the old-fashioned way, kapatid, ay gusto kong ibahagi ang kwento from start to finish para lahat tayo kay hindi mo pa alam ang istorya o pamilyar ka na ay makasunod. Marami ang taong nag-comment nito sa past videos natin. Kaya naman sabi nga nila, you ask and you shall receive. Hindi ko na rin patatagalin pa at magpapakita ko ng ilang video niya na nasa korte at sabay-sabay natin itong i-judge. Isipin kung ano kaya ang nagawa niyang hindi maganda at bakit humantong sa korte ang lahat. Panoorin natin ang clip na ito. Sa unang segundo pa lang ng clip, kapatid, ay makikita ang angking kagandahan ni Isabella Guzman. Makikita siyang nakasuot ng damit pang preso at nakatali ang mga kamay gamit ang bakal. Saglit na kinausap siya ng kanyang kasama at makikitang ngumingiti. Pagkaalis ng kanyang kasama ay napatingin siya sa kamera at animoy nagpa-cute. Now, I know what you're thinking, kapatid. Waifu material. Tipong pag nakita mo siya sa daan ay mababali ang likod mo, kakatingin. Lumipat siya ng upuan at muli tumingin sa kamera. Now, two things. Kung pamilyar ka na sa kanyang istorya ay number one, kikilabutan ka sa kanyang tingin. Number two, kung hindi mo alam ang istorya niya ay kikilabutan ka pa rin naman dahil nakakaakit ang kanyang tingin. Nag-lock ang tingin niya, kapatid, kumbaga itipong may koneksyon na kayo sa isa't isa. Ilang sandali ang lumipas ay bumanat na naman siya ng ngiti sabay turo sa kanyang mga mata. Now, this is the time na magba-backtrack tayo at sasagutin ang tanong kung bakit kaya napunta sa korte si Isabella Guzman. Well, the story goes like this. Sa early days ng buhay niya dito sa mundo ay okay naman ng lahat. Base yan sa statement ng kanyang tatay. Ngunit nang magdalaga si Isabella ay ang matamis na pagsasama ng mag-ina ay napalitan ng puro away at sagutan. Ibinahagi rin ng kanyang itay na ang madalas na pinag-aawayan ng dalawa ay ang pananakit ng kanyang ina kay Isabella. Now, as a teenager na bubot pa ang isipan ay malaki talaga ang magiging impact nito sa overall mental health ng isang bata. Kaya naman habang tumatagal ay palala ng palala ang nagiging away ng mag-ina. August 28, 2013, nang mangyari na nga ang isa sa pinaka nakakakilabot na pangyayari sa lugar ng Colorado, USA. Tama, kapatid, ang istoryang ito ay hindi na bago, nangyari ito 7 years ago. At kung nagtatanong ka kung bakit bigla na lang sumulpot at nag-viral ang istoryang ito ngayong 2020, ay dahil sa guess what? TikTok na naman. Doon kasi, kapatid, ay mayroong ding mga channel or should I say accounts na nagbabahagi ng kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay. Ngunit madalas ay mabilisan lamang ang mga ito. Pinag-iisipan ko na rin nga na pasukin ang TikTok pero ayun, let's see what future holds. Now, going back, kapatid, base sa kanyang biological father, August 28, 2020, 18 years old pa lang noon si Isabella ay nagkaroon ng maliit na komosyon ng dalawa. Nakita niyang walang ano-ano'y dinuraan ni Isabella sa mukha ang kanyang ina. Lumipas ang ilang oras ay nangyari na nga ang hindi inaasahan. Ang alam ng kanyang itay na normal na pag-aaway ng dalawa ay nauwi sa hindi magandang pangyayari. Sinaksak ni Isabella ang kanya mismong magulang sa mukha ng hindi isa, hindi dalawa, at lalong hindi tatlo kundi 79 times. 79 times niyang
paulit-ulit na hinugot ang patalim at itinusok muli sa mukha ng kanya mismong magulang. At hindi pa dyan matatapos, gumamit pa siya ng baseball bat para ipalo sa kanyang inay. Let that sink in for a while, kapatid. Now, imagine this. Bumili ka ng pakwan. Siyempre, kailangan mo ng patalim para buksan ito. Ngayon, saksakin mo kaya ito ng 79 times at paluin ng baseball bat. Ano kaya ang magiging itsura nito? Malamang luray-luray na at labas na ang kung anumang laman ng pakwan. Of course, hindi ako pwedeng magpakita ng litrato ng kanyang magulang matapos niyang gawin yun. Pero let our imagination do its thing. Now, hear this out, kapatid. There's more. Bago mangyari ang lahat ng ito noong August 28, 2013, ay base sa karagdagang impormasyon ay nag-send ng email si Isabel sa kanyang magulang at ang nakalagay ay "You will pay." Ibig sabihin ay pinlano niya ang gagawin niya sa kanya mismong inay. At bago ko makalimutan, kapatid, nangyari ang lahat ng ito sa loob ng kanilang tahanan at ang eksaktong lugar naman ito ay sa loob ng banyo. I bet, kapatid, na pag pinanood muli ang court video niya ay siguradong iba na ang dating sa iyo nito. Panoorin natin ang clip na ito. Now, after all it was said and done, after all the trials and she's, ang bottom line ng kaso niya ay not guilty. Not guilty ang hatol sa kanya ng judge. Yup, tama, kapatid. Because there is a catch. Napatunayan kasi sa korte na si Isabella ay mayroong mental disorder. Base sa mga doktor na tumingin sa kanya ay mayroon siyang schizophrenic paranoia. Madalas na sintomas nito ay ang direktang pagtingin, pagkausap sa sarili, at pagtawa ng walang dahilan. I can't imagine, kapatid, na ang mismong tao na isisilang ng isang magulang ay ang siya mismong wawakas sa buhay ng taong nagdala sa kanya ng 9 na buwan at nagpalaki. Now, if we will look on this case base sa mga public documents na available ngayon, ay we can come up with a fairly reasonable conclusion. Dahil base na rin sa kanyang itay ay hindi naging maganda ang pagsasama ng dalawa. Madalas na sinasaktan ng kanyang asawa si Isabella. Hindi natin masisisi si Isabella sa nangyaring ito, lalo na't napatunayan na may sakit talaga siya sa pag-iisip. Now, on the other hand naman ay hindi naman natin pwedeng sabihin na kasalanan ng kanyang inay dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang ginagawa ni Isabella o kung tama ba ang trato niya sa kanyang magulang, kung nirerespeto niya ba ito o baka naman si Isabella ang nag-i-initiate ng pag-aaway o sakitan. Nonetheless, kapatid, babalik tayo sa pinakaunang sinabi ko sa simula ng video ito. Don't judge the book by its cover. At siguro, kapatid, dyan naman tatapos ang video ito. Maraming salamat sa walang sawang support, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.